pa'y dari. Laman pa'y. Mga boss, narinig nyo ba ang langitngit na tunog sa pang-ilalim ng unit na to? Ito po ay isang Hyundai Starex na sasakyan na humihingi ng advice tungkol sa malakas na langitngit na tunog dito sa kanyang suspension system dito sa may bandang front wheel ng kanyang sasakyan. Humihingi ng tulong ang may-ari ng sasakyan, mga boss, kung saan daw nanggagaling ang langitngit na tunog na ito. Nang sa ganon malaman niya kung ano ang kanyang kailangan na ipagawa. Well, mga boss, mayroong dalawang klase na tunog na may encounter natin sa suspension system ng ating mga sasakyan. Ito po ay ang langitngit katulad nito. At ang isa naman po ay itong lagutok or kalampag dito sa ating suspension system. Pagka langitngit po na tunog ang maririnig mo, ay siguradong nandito ito sa ating suspension arm control. Ito pong nasa upper side, mga boss, no? Ang ating suspension arm control ay mayroong bushing dito sa loob na magpre-prevent sa metal-to-metal contact. Ang bushing po na to ay parang engineering plastic na mayroong color white at saka may malaki at maliit na size. Kagaya po nitong bushing ng pang-starex. Or may iba ding unit, mga boss, na iba ang klase ng kanilang bushing dito sa ating suspension arm control. Maaring ito ang pinakadahilan ng langitngit na tunog dito sa ating ilalim. More or less na sa 100% na sure tayo dito, mga boss, no? Maaring ang nangyari sa bushing ay naging manipis na or nagkaroon ito ng crack or damage. Kaya magiging dahilan ito sa pagtunog nito ng ganitong sounds. Pagkakalampag or lagotok naman po ang tunog na maririnig ay itong mga ball joint naman po ang maaring dahilan. Either itong nasa upper ball joint or lower ball joint. Maaring damage or maluwag na ang ball joint nito, mga boss. Or pwede din kulang sa lubricant or grasa. Kung makita nyo, mga boss, dito sa video is medyo basa itong ating shock absorber. Sabi ng may-ari ay ito daw po ay isang WD-40 na kanyang inispray. So hindi natin mapapagkamalan itong shock absorber na magiging dahilan ng tunog na to. Ngayon, mga boss, kung medyo alanganin ka sa mga sinasabi ko, ay mas mainam na dalhin mo ang iyong unit sa iyong trusted na mekanik upang matignan kung ano ang sanhin ng problema nang hindi ito lumaki at dumala at lumaki ang gastusin. Ako naman po ay isang nagbibigay lang ng advice at pang sariling opinion bilang isang mekanik. So that's it for today's video. Maraming salamat, God bless, and peace!